lang tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Mangyong ang nanghinang sa tinukos niyang bayan. Nagpupuri mga ininang, masayang nag-iiwang. Magalang tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mong kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa piling niya, pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya, sa pagkabuhay niyang amin ngayong sinasamba, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bili ni Pablo, kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang inyong sinasamba, kahit hindi nyo kilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi na siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya'y pinaglilingkuran ng tao. Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isay, nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanyang-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata,
tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao. Ngunit ngayon, iniuutos niya na magsisilat talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinagdanan niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, "Ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito." At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit, magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas ng sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya upang sumaini o tuwid na. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan.
sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ako sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Gising na po ba kayo? Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito at nitong mga nakaraan, ibinibigay po yung kahalagahan ng Espiritu Santo na ipinadala ng ating Panginoong Hesus Nazareno nung siya ay umakyat na sa langit. Ipinapahayag na napakahalaga ng gawain ng Espiritu Santo sa buhay ng mga alagad pag-alis ng Panginoon hanggang sa ngayon. Dahil yung Espiritu Santo, ang Diyos Espiritu Santo, siya ang magbibigay sa atin ng lakas. Magbibigay sa atin ng paggabay upang tayo ay maging malakas at patuloy na nagkakaroon ng pag-asa habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito. Ang tanong, sa ating mga buhay, binibigyan ba natin ng pagpapahalaga yung pananalangin sa Espiritu Santo? Binibigyan ba natin yung ating mga sarili ng pagkakataon talaga na humingi ng tulong, magbukas ng ating sarili sa Espiritu Santo? Alam po natin, alam po ba ninyo, isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan tayong makita ang katotohanan sa ating mga buhay? Bakit tayo nahihirapan magkaroon ng kapayapaan sa ating mga buhay? Isa sa mga dahilan ay baka dahil hindi natin hinahayaan na ang Espiritu Santo ay dumating talaga sa ating mga buhay. Nahihirapan tayong makita ano ba yung tama sa mali, ano ba yung magbibigay ng kaayusan sa ating mga buhay, magkaroon, magbibigay ng pagkakaisa sa ating mga buhay. Ang dahilan, isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit hindi natin makita ang mga iyon ay dahil hindi natin binibigyan ng pagkakataon yung Espiritu Santo na dumating sa ating mga buhay. Pinipili natin yung mga sarili nating katotohanan. Pinipili natin yung mga sarili nating kagustuhan. Hindi natin hinahayaan na ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay magabayan tayo. Ilan po sa atin ang humihinto sa bawat araw, humihinto sa bawat linggo para magbigay ng panahon sa ating Diyos Espiritu Santo para ipahayag sa atin ang katotohanan na ang Diyos palagi nating kasama at nais tayong gabayan. Isang halimbawa po, may isa pong nanay na minsan ako'y nakausap. Ang sabi po ng nanay na ito ay parang maraming gabi, maraming araw sa parte ng kanyang buhay noong mga nakaraang iyon, nahirap na hirap siyang matulog. Sobrang nag-aalala siya. Bakit daw siya nag-aalala? Ang sabi po ng nanay na iyon ay dahil iniisip niya daw yung kanyang mga anak. Sabi ko, ano bang meron? Bakit mo iniisip yung mga anak mo? Sabi niya, iniisip niya lang paano kung bigla siyang mawala. Bigla siyang kuhain ng ating Panginoon. At sabi ko, bakit naman ganun agad yung iniisip mo? Napakalala naman agad. Sabi niya, hindi kasi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa araw-araw. Baka bigla na lang akong kuhain at hindi ko alam kung paano magsusurvive yung aking mga anak. Sabi ko, anong ginawa mo patapos mong maranasan ang mga iyon para maging panatag muli yung iyong kalooban? Ang sabi po ng nanay na iyon, ang ginawa niya gabi-gabi umaumaga, huminto sa pananalangin.
nang hingi ng liwanag sa ating Panginoon. Palaging nagtatanong sa Panginoon kung ano ba ang magbibigay ng kapanatagan sa kanyang buhay. At alam po ninyo, isang umaga sa kanyang pananalangin, biglang pinaalala sa kanya ng Panginoon yung sarili niyang karanasan na nung bata sila ng kanyang magkakapatid, nawala agad yung kanilang mga magulang. Nawala yung kanilang magulang, pero sa ngayon, matagumpay sila. May maayos na trabaho at may maayos na pamilya. Naalala niya na kahit sila ay naiwanan agad ng kanilang mga magulang, noong bata pa sila, patuloy na may ipinadala ang Panginoon para itaguyod sila at upang dalhin sila sa kung nasaan sila sa ngayon. Sa pamamagitan ng pananalangin, ipinakilala ng Espiritu Santo yung katotohanan na yung Diyos patuloy na tutulong sa kanila at patuloy na sasama sa kanila sa pamamagitan ng kanyang paggabay at mga taong ipinapadala niya. Ano pong pinapaalala at paanyaya sa atin ito? Marami pong nangyayari sa ating buhay na pwedeng maging dahilan para makalimutan natin yung presensya ng ating Panginoon. Maraming problema at maraming ibang mga boses na pwedeng mas malakas kaysa sa boses ng ating Panginoon. Kaya nahihirapan tayo na makita at marinig yung boses ng Panginoon. Kaya nahihirapan tayo na makita yung pagkilos ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Ano pong ginawa yun nung nanay na iyon? Patuloy na nagbigay ng panahon, nagbigay ng espasyo sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pananalangin upang ang Diyos mangusap sa kanya, mangusap ng katotohanan sa kanyang buhay. At sa pamamagitan ng paghinto at pananalangin na iyon, ang Espiritu Santo ay ipinahayag ang katotohanan sa kanya na ang Diyos sa lahat ng pagkakataon hindi magpapabaya, patuloy na sasama at patuloy tayong dadalhin sa mas mabuting buhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung paanyaya sa atin sa bawat araw, sa bawat tagpo ng ating mga buhay, upang maunawaan at makita natin ang presensya ng Panginoon, huminto, manalangin, at buksan ang ating sarili sa grasya ng Espiritu Santo, upang patuloy tayong mabigyan ng pag-asa ng presensya ng Panginoon sa ating buhay. Palagi pong kasama natin ang Diyos. Nawa, hayaan natin siyang palagi tayong samahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng panahon sa Kanya, ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo iniwang ulila ng ating Amang nasa langit, bagkus ipinadala niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Sambitin natin ang ating sama-samang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu ng Katotohanan sa bawat panalangin ang ating sasabihin. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa paghahatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang mga namamahala at makapangyarihan naway maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang mga hinahamak, mga itinakwil o mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaranas sa kanilang buhay ng pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makakita at makadama ng mapagmahal na presensya ng Diyos
Manalangin tayo. Akay nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan, o Panginoon. Ang mga namayapa, naway muling buhayin alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Manalangin tayo. Akay nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan, o Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang mga napipuntong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Akay nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan, o Panginoon. Panginoon, loobin mong lalo pang ihayag sa amin ang banal na espiritu, ang mga katotohanang inihayag ni Jesus na nabubuhay na kasama mo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pinupuri kita on sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagtiriwang. Bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukot tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tungkol sa daing ng mga abati-hatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinuko ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga pula. Sa dilim, sa may liwanag, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya ang tungkol sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan.
inaapi at mga sinisiil ay hahanguin sa mga hilahil. Ipihayag ang pagsapit ngayon ng tanging pagliligtas ng Panginoon. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin para sa araw na ito, lalo na sa araw na ito, ang ating Panginoong Hesus Nazareno ipinadala sa atin ang Espiritu Santo upang tayo ay magabayan sa katotohanan, kapayapaan at kaligtasan. Tunay lamang tayong magagabayan ng Espiritu Santo kung hahayaan natin siyang manatili sa ating buhay, kung papakinggan at bibigyan natin siya ng panahon na mangusap sa atin. Kaya ang patuloy pong paanyaya, patuloy na huminto at magbigay ng panahon para ang Espiritu Santo, tunay tayong magabayan sa katotohanan, kapayapaan, at kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Nawa sa pamamagitan ng bendisyon na ito ay maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno.
sinasamba ka namin. Pinikintan ko ka namin. Aral mo kami. Ay nakaligtasan Kristo Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang gusto kinamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal at na